ko itong araw na to na magpasalamat, especially sa mga bumate sa akin ng aking birthday. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay po ng oras, sa paglaan ng oras, sa pagbati sa akin, para sa aking kaarawan. Ayan. Despite of all things na mayroong coronavirus at hindi tayo nakapag-party, because meron tayong natawag na ECQ or yung Enhanced Community Quarantine. Ayan. So, nagkaroon tayo ng quarantine birthday, diba? So, this is the first time na maranasan natin yan. Then, I hope na tapos na tong coronavirus na to at maging maayos na ang lahat. Makabalik na sa klase at maging normal na mga buhay natin. Okay. So, before anything else, diba, nag-post ako sa aking Facebook account, especially sa aking story at sa aking account, na mag-comment kayo doon kung anong pinakamasakit na lyrics ng kanta yung natatandaan ninyo or yung tumama sa inyo. Ayan, ipopost ko dito yun. Ayan. Okay. So, meron tayong na-select doon na talagang tumagos sa puso natin. At pag-uusapan natin nga ba kung gaano nga ba kasakit yung lyrics na yun. Okay. So, this time, ayan. We have here Maybel Ballesteros, Posada. Ayan. So, hello Maybel. Sabi niya is, ayan, eto pag, ayan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. By Imahe. Or Imahe. Ayan yung, as far as I know, yung Imahe is binubuo sila ng group, or boy group na tiga rito sa Montalban. Ayan. So, huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Napakasakit talaga na message na to, di ba? Na, you're referring to someone na niloko ka, binigyan ka ng pasakit sa buhay mo. Tapos, ayun, syempre, masakit naman talaga pag naloko tayo ng isang beses. Pero syempre, pag mahal mo, ibigyan mo pa rin ng chance. Pero siguro, para kay Mabel, at para din sa kanta na to, na naranasan na natin yung part na ganung sakit. So, it's time for us to move forward na. Kasi pag binalikan natin, mas lalo lang tayong masasaktan. Yun. Okay. So, next naman, we have here is kay Ate Chanel. Hello, Ate Chanel. Ang sabi niya dito, pinagtagpo, pero di tinadhana. Okay. So, I think doon din to. Tama ba? Okay, pinagtagpo pero di tinadhana. So, parang ganito lang yan eh. Parang kayong dalawa, pinagbuklod lang kayo ng panahon, pinagsama kayo ng panahon, naranasan nyo yung saya, yung lungkot, pero in the end of the day, darating din yung panahon na masasabi mo na naranasan natin yung comfort na to na masakit, na hindi talaga natin matanggap sa buhay natin. So, it's time for us to let go para mas makita pa natin yung brighter future for us. So, I think it's pinagtagpo pero di tinadhana. Nag-meet lang kayo pero hindi kayo patalagin para sa isa't isa. For you to identify the lessons na nangyari sa inyo dati. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Okay. Thank you, Chanel. Okay, so this time, meron tayo kay Macy Malabad Sales. Hello, Maring Macy. Ang sabi niya dito is, iahatid kita kung saan ka magiging masaya, kahit na hindi ako kasama. Iahatid kita, walang mangungulit at wala rin magagalit. Huwag kang mag-alala, iahatid kita. Okay? So, di ko alam kung sino kumanta nito. We'll check that. Yeah. So, based naman dito sa binigay sa atin or sa lyrics na to, ang sabi dito is
kung saan ka masaya, susuportahan kita. Ayan, no? Ihatid kita kung saan ka magiging masaya. So, if you think sa sarili mo or sa inyong relationship na hindi ka na masaya sa akin, okay, sige, let it go. Don't hold it back anymore, chat. Okay, let it go. Sige, kung saan ka magiging masaya, supportahan kita. Kahit na hindi ako ang kasama mo, syempre, di ba, kung mahal mo naman talaga yung isang tao, kung saan siya masaya, kung saan siya mag-grow, kung saan niya mas nilalabas or malalabas yung kanyang sarili, yan, let it go. Kung hindi ka naman niya mahal, ba't niyo papipilitin, di ba? Kahit naman hindi mo siya kasama, masakit man sa iyo, pero kung may mas magpapasaya sa kanya, then be it. Let it go, di ba? Walang mangungulit at wala rin magagalit. So, syempre, after all, na matanggap mo naman na hindi pala ikaw yung tao na makapagpapasaya sa kanya, then you don't have right na mangulit pa or magalit. Ayan. At syempre, I think, or as far as I know, mas makakayanan yung ganyang bagay na intindihin na lang, di ba, na sige, kung mahal mo siya, go for it, do it, di ba? Kesa naman ipilit niyo yung sarili niyo na hindi niyo naman talaga kaya or hindi niyo naman talaga mahal ng isa't isa. Na magsasama kayo ng wala lang, parang nag-accel lang kayo ng oras, di ba? Oras, panahon na dapat mas makakahanap ka pa ng taong mas magmamahal sa'yo, pero in the end of the day, naman. So, yun. Next, sabi ni Gemeline Flores, malayo ka man, lagi mong tatandaan, pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago. So, kaya kumanta nito. Okay, so dito, based dito sa lyrics na ito, napakasakit naman talaga yan. Parang, it refers to sa dalawang nagmamahalan na ang tawag dito? Wait, malayo sila sa isa't isa, di ba? Malayo ka man, lagi mo tatandaan ang pag-ibig sa'yo, di magbabago. Yung social distancing talaga. Parang relate naman dito sa ating ECQ. Tawag dito is LDR, ayun. So, long distance relationship. So, kahit pamalayo yung asawa mo or yung boyfriend mo, for example, nasa abroad siya ng katrabaho, seaman, ayan, sa cruise siya ng katrabaho, ayan. So, always remember na kahit nasa malayo yung pamilya mo, kailangan lagi mong instill pa rin sa'yo na dapat magmahalan kayo for you to build your family, for you to be strong your family, ayan, para mas tumagal yung family mo. Pero for me, malayo ko man, lagi mo tatandaan pag-ibig sa iyo din babago. Malungkot, pero parang ang sweet, di ba? Okay. Thank you, Gemeline. Paisip ako sa mga ano, yung LDR, naging social distancing, di ba? Okay. Sabi naman dito ni Ma'am Ara Amoy, ayan, hello Ma'am Porlas. Sana sinabi mo nang di na umasa na tayo pa hanggang sa huli. Ah, okay, maganda to. Kung sana sinabi mo na hindi na umasa may tayo pa sa huli. Singer ka, girl. Okay. So, eto, syempre masakit naman talaga to, ma'am. Na, di ba, nung parang pinaasa ka, kayo, pero parang pinaasa ka, yung point dun eh, di ba? Sana sinabi mo na hindi na umasang may tayo pa sa huli. Yun yung mga ganap. Sakit yan. Di ba yung magkasama kayo, mamahalan kayo sa isa't isa, tapos nagulat ka lang, hindi ka na pala niya mahal. Di ba? Na, dapat sinabi niya lang sa'yo ng maaga na hindi ka na pala yung bet niya, di ba? Para hindi na kayo nag-aksay ng oras at di ka pa umasa na may kayo pa sa huli. Ganon! Okay. Next. Ito naman kay Sir Daryl Villorente. Hello, Sir Da. Apakahaba nito. Huwag nang pahirapan ang mga puso.
sabihin na ang totoo. Alam kong hindi ako ang hinahanap ng iyong mga yakap. Sabihin na ang totoo, alam kong hindi ako. Hindi ako, hindi ako. Alam kong hindi naman naging ako. Hindi ako, hindi ako. Alam kong hindi naman naging ako. Oh my God. As far as I know, ito ata yung Alam Ko by Jay Roa. Ayan, huwag nang pahirapan kasi mga puso. Kung hindi naman talaga ikaw, edi hindi. Yun lang yun. Diba? Ang galing mo talaga mag-advise eh. Diba? Pero sa yun, syempre napakasakit naman talaga nito, diba na? Kala mo ikaw, pero mo, masasakan ka na, iniisip mo pa rin yung sarili mo. Pero hindi ka naman pala talaga mahal. Diba? Okay. Next. Meron tayo dito galing kay Patrick Arado. Ayan, Patrick Arado. Natuwa naman ako dito. Sabi niya dito is, kay Rami ng winasak na tahanan. O tukso, layuan mo ako. Oh, sakit ako talaga nito. Pag marami na tayo nawasak na tahanan. Ano? Bagyo ka, girl. Okay. Kay Rami ng winasak na tahanan. So, dito pumapasok yung mga yung kabite, charing lang, joke lang. Yung mga kabite niya, yung mga kabit. So, syempre, sino pa ba yung mga wawasak ng tahanan? So, syempre, kayo naman mga boys or girls na kung meron naman kayong karelasyon na, paktahanan pa ng iba, te. Ano, te? Caterpillar ka, te? Ano, gabi ka, kuya? So, ganun. Para walang mawasak na tahanan, at mas maganda is mas makapag-build pa tayo ng maraming tahanan. Ang gagawin lang natin is we have to respect our partner, love our partner. Ayan. So yun lang yung mga ingredients for us to be strong. Ayan. Yung relationship. Tapos syempre, pag may dumating na as, buhusan mo agad ng asin. Ayan. So, ayan. Karami nang winasak ang tahanan o tuksolayan mo ko. Yan. Yung mga natutukso dyan. Hindi namin kayo tatantanan. May Enrique. Gusto mo yun? Okay. Galing naman to kay John Mark Bernales. Hello, anak. Ayan. Ang sabi niya is, kung ako na lang sana ang iyong minahal, hindi ka na muling mag-iisa. Alam ko kay ano to eh. Bituin Escalante, tapos kinover ni Michael Pangilinan. Okay, si Michael Pangilinan. Yan, kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. So, parang nire-refer niya dito is yung tao na gusto niya, or gusto niya tapos nakahanap ng iba, then after all, sinaktan lang din siya. Diba? Kung yung taong gusto niya na yun is siya na lang yung minahal, edi sana hindi na siya luluha pa. Ganun ba yun na? Sabay tag ko na ako sino yun. Okay. Yeah. So, ganun lang. Siyempre, di ba? Para sa akin naman, hindi naman kasi natin mapipilit yung pagmamahal. Di ba? Yes, oo, gusto natin yung isang tao. Pero siyempre, di ba? Paano tayo magugusto ng isang tao kung hindi naman talaga tayo gusto? Or gusto lang tayo as a friend. Diba? So, minsan doon din tayo kaasa. Ayan. Kung para sa'yo, para sa'yo. Ayan. So, parang doon naman sa taong namili naman ng ibang tao, it's normal na makapili ka or makahanap ka ng taong mamahalin mo pero sasaktan ka lang. Siyempre, pag nasasaktan tayo, natututo tayo. Diba? For us to be strong at mas maging malakas pa sa susunod na relasyon natin, ayan, kailangan talaga nating madapa at masaktan. Hindi naman pwedeng lagi lang tayong maganda, lagi lang tayong panalo sa lahat ng relasyon natin, di ba? Ayan. So, mayan. Kay sabi naman dito ni John Angelo Anaya, nakatulog... Ano ba to? Kay, nakatulong ba
nung lumayo ako, di ba yun naman ang ginusto? Oh my God. Sakit. Parang kay Moya to. Nakatulong ba? Tangga to. Singer ka, girl. Nung lumayo ako. Baladir, ikaw ba yan? Okay, so syempre, di ba, parang dito naman is, yun, ang sakit niya man talaga lang, kung nakatulong ba yung paglayo? Di ba kung mahal niyo yung isa't isa, bakit talayo? Di ba? Pag-usapan. Para mas tumagal yung relasyon, kailangan pinag-uusapan yung mga problems. Okay, nakatulong ba lumayo ako? Di ba yun naman ang ginusto? O kung ginusto, edi go! Pero syempre, kung hanggat kung mahal mo, hanggat kayang ilaban, ipaglaban mo. Okay, sabi dito ni Ren Rivas Cuenca, hindi tayo pwede pinagtagpo, pero hindi tadhana. Oh, sakit niya yung fairness. Yung pinagtagpo kayo, pero hindi naman talaga kayo. Parang ito na yung kanina eh, di ba? Okay. O, syempre, kung di kayo tinadhana para sa isa't isa, ang halaga, pinagtagpo kayo para matuto kayo sa isa't isa. Okay, next naman, meron tayo kay... Pato. Ito, kay... Leslie Mayer, or I think kay Cordova. Miss Cordova. Sabi niya dito, she looks so happy in her wedding dress, but she's crying while she's saying this. Boy, I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Oh, I traveled so far. Oh, I'm sorry you are 25 minutes too late. Okay. So, dito parang nire-refer naman dito is yung a girl wearing her wedding dress. Ayan. But she's crying while she's saying this. Boy, I miss your kiss. Anong nangyari sa boy? Namatay, nawala, umalis. Okay. So, anyways, okay lang. Masakit, oo. Pero, siguro, I think it's part naman na ma-miss natin yung isang tao na mahal natin. Na, kung ganitong part naman, why not? Diba? Pero, syempre, it's for you. I don't think so. Kung nararamdaman mo ngayon. Ayan. Next, meron tayo dito kay... Ito. Sir Marcos Bernabe Jr. Jr. Gusto mo yan? Okay. You say I'm crazy. Cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Ay, sakit lang ito. Para kay Sam Smith. Bakit nun sasabihin mong nabaliw ka na paranoid ka? Diba? Parang, kasi sinabi mo, binigyan mo ako ng dahilan na ako lang, diba? Okay. So, sinabihan ka pa na ikaw lang yung mahal niya, ikaw lang yung baby niya, pero meron ka na palang iba, diba? So, yun yung point nun eh. I know I'm not the only one. Teh, kung alam na din naman natin, bakit mo pa kong titinis? Ikaw na unang lumayo. Huwag na tayong sakal pa yung sarili mo. Martyr ka, teh. Okay. Thank you, Sir Marcos. Next, ito naman tayo kay Ma'am Janet Campbell. Dami niyang hinalakit. Ang sabi niya dito, makita kang masaya habang ako'y di makalaya. Mahal patawad. Kung mahal pa rin kita. Sino ba to, Janet? Mahal. Makita kang masaya. Oh, siyempre, di ba? Kung yung mahal mo naman yung taong yun, kung makita mo siyang masaya, hindi naman niya nakita sa'yo yung kasiyahan na yun, hayaan mo na siyang sumaya sa iba.
Mali mo, may darating din for you. A few moments later. So, naloba tayo kanina. Ayan, so based dun kanina sa binabasa natin. So, syempre, kung hindi ka na masaya, ayan, maya mo na, let it go, diba? Let it be the way it should. So, yun lang. I think masyado nang mahaba yung video natin. So, thank you so much sa mga nagbigay ng kanilang comments sa aking post sa Facebook. Ayan. So, abang-abang lang tayo dun sa aking social media account kung ano pa yung mga, kung ano yung gusto ninyong gawin pa natin. Okay. So, ayan. So, please don't forget to subscribe my YouTube channel. And please don't forget to hit or click the notification bell for us to identify the new videos na in-uploads natin or i-upload pa natin. Okay. So, yun lang at maraming salamat.